What's up mga pamangkin? Nagbabalik na naman tayo sa aking cooking vlog. And I'm your host, Uncle Mark. Meron na naman tayong bagong dish. This time, hindi muna tayo karne. Dapat balanse din tayo at magluluto tayo ng gulay. At ang gulay na ating lulutuin ay bulanglang. Ala Batangas. Well, hindi naman ako taga Batangas, pero try nating lutuin. Base sa ating pag-search sa Google, well, napakadali lang naman at napaka-basic niya. So, tara, without any further ado, tara, sa ingredients tayo. Meron tayong papaya, meron tayong talong, meron tayong kalabasa, okra, dahon ng malunggay, kamatis, sibuyas, luya, bawang, kailangan din natin ng nor fish cubes, paminta na pino, asin, kahit anong asin, pwede. At kailangan din natin dito ng tubig. So, ganun lang kasimple ang mga ingredients. So, tara, start tayo. So, ayun, kumukulo na ang ating tubig. Mamaya, dadagdagan natin yan. Okay? So, lagyan na natin ang ating crushed garlic. Ang ating crushed ginger. Ang ating onion. Okay. So, lutuin natin ng 5 minutes at magdadagdag na rin ako ng tubig kasi sabaw is life. Okay. So, 5 minutes, lutuin natin. So, ayun. Lagay na natin ang ating tomato. Ayan. To follow na rin natin ang ating matigas pa na mga gulay. Ang ating kalabasa. At ang ating papaya. Okay. So, pakuluin natin siya ng 4 to 5 minutes. Alright, nabalik ulit tayo mamaya. So, yun, okay. Ilalagay na natin ang ating iba pang gulay. Lalagay na natin ang ating okra. Okay. Ang ating eggplant. Alright. Pwede rin kayo maglagay ng patola. Ayun, kasi hindi kasi siya available sa binilihan kong vegetable shop. Kaya ito lang yung mga napili ko. At ang ating nor cubes, fish. Alright. So, simmer natin siya ng 2 minutes. So, ayun, after 2 minutes, lalagyan na natin ang ating malunggay. Pwede rin kayo maglagay ng spinach. Ayun. Sabi ko nga kung ano yung available sa inyong kusina or yung mga na inyong nabili. Last natin na nilagay ang dahon ng malunggay. Ayun. At maglagay na rin tayo ng paminta. Okay. Wait lang. Kaya na bahala kung gusto niyo pa ng gusto niyo pang dagdagan. Okay? I think okay na yan. At ang ating asin. Walang kung gaano kadami. Siguro dalawa. 1 teaspoon siguro. Depende sa inyong mga panlasa. Okay. So, papatayin na natin ang ating nilutong gulay. So, tara. Titikman na natin ang ating niluto. So, yun lang nga mga pamangkin, no? Tapos na ang ating bulanglang. So, it's tikiman time. Ayun, huhusgan natin ang ating niluto. At I think bagay siya sa kanin, kaya meron tayong bagong lutong rice dito. At ang ating bulanglang, ayan.
Okay, so tara, tikman natin. Ayan, with sabaw, sabuan natin ng rice. Okay. Higup ng sabaw. So yun, napakasarap. Siyempre, hindi ko ito sinasabi kasi ako yung nagluto, which is real talk, masarap siya. Ang pagkakaluto ng ating gulay ay sakto lang, hindi siya overcooked. As in, saktong-sakto yung mga lambot ng ating mga gulay, which is yung papaya na mga matitigas at ang kalabasa. So yun, siyempre nagbigay din ng flavor ang ating nilagay na fish cubes at bagay din dito ang pritong isda. Ayun. At syempre, ang ating rice pang ano siya talaga? I suggest na pang ano siya, pang lunch. Ayun, pwede rin siguro sa dinner. I think so. So yun, shoutout pala sa bike station. Ayun. Sa gift. Salamat. Maraming salamat. Ayun, napakaganda. At kay Papi Abu Fix Tools sa kanyang bigay na helmet sa akin at ang Aspi family sa bigay ninyong bag sa akin kahapon na birthday natin. Hindi pala kahapon, kahapon na isa, yung 16. I hope you enjoy this at may natutunan na naman kayo. I hope so. At sana gayahin ninyo ito at lutuin ninyo. Well, may Google naman. Actually, ginugol ko lang din to. At finalo natin yung procedure. At I think masasabi ko na ito yung authentic na ano, sana hindi tayo mabash ng mga taga Batangas. Ayun. So, this is the end of our video. I hope you guys enjoyed it. At sana bumalik na naman kayo next time sa ating bagong recipe, bagong dish. And I'm your host, Uncle Mark. And I'll see you guys next time. Peace! Ayun muna ko.